Isa ang Pilipinas sa may pinakamahalang presyo ng gamot sa buong mundo. Mahigit na 3 beses ang mahal ng mga gamot dito kumpara sa ibang bansa sa Asia tulad ng India at Pakistan. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit marami sa atin ay unti-unti na namang pinapatay ng kanilang mga sakit o kaya hinihintay na namang ang kanilang oras. Kaya samahan niyo kami upang alamin ang mga epekto ng Republic Act 9052. It was authored by Senator Rojas, designed primarily to cater to the benefits of poor people. Base sa ginawang survey ng WHO o World Health Organization noong taong 2000, ay 30% lamang ng mga Pilipino ang nakakabili ng mga gamot na kailangan nila. Sa makatwid, mahigit 50 milyong Pilipino ang hindi nakabibili ng mga gamot. Kaya naman, humanap ng solusyon ang ating gobyerno para lutasin ang malaking pasaning ito ng ating mga mamamayan. Nito ay kalima ng Hunyo ay naaprubahan na ng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang Republic Act 9052 o ang Universally Accessible, Cheaper and Quality Medicine Act of 2008, kung saan ay 50% bawas ay presyo ng may 21 pinakakailangang gamot kasama na ang para sa pagkontrol ng diabetes at alta presyon, sakit sa puso at cancer. Ngunit ano nga ba ang layunin ng batas na ito? Alamin natin galing mismo sa nagpanukala dito. The objective here is let's make medicines much more affordable while preserving quality. Right? So if that's the case, one route is through greater competition. Another route, complementary to that, is let's strengthen our domestic generics industry so that they can also be competitive. So we provide competition from the domestic side through the generics companies, and we also provide competition through importations, no, from other countries. Mga malalaking drugstore ang nauna nang nagpatupad ng nasabing batas dahil mas mabilis daw na matapos ang kanilang inventaryo. Ayon sa BFAD, 70% ng mga butika ang sumusunod sa maximum retail price over drugs and medicine, habang ang ilan ay patuloy pa rin sa pagbebenta ng mga mahal na gamot. Humanap kami ng mga ilang butika at hiningi ang kanilang masasabi sa bagay na ito. Kasi may mga all-stocks kami na mag-share price. Tapos pag biglang pa, mahirap. Yung iba, napapatupad nila. Pero yung iba, nahuli na magpatupad. Kasi, nahihirapan silang magbaba ng price. Pag hindi sila sumunod, ang mga drugstore, hindi rin susunod. Kasi sa kanila kumukuha ng mga gamot. Sa dami ng gamot na kailangan natin, sapat na nga ba ang bilang na binabaan ng presyo ng Department of Health para matugunan ang problema natin? I see that this should go down to all types of medicines or drugs. It should not be only selective, because if we really try to accomplish the purpose that everybody could benefit, so whether they are rich or poor, whether they are buying cheap or mahal na gamot, at least baba natin lahat para everybody will start from the bottom and everybody has an equal field of opportunity in order to save our
expenses. Alamin din natin kung ano ang masasabi ng mga dalubhasa sa larangan ng kalusugan, kung ano nga ba ang naitulong ng Universally Accessible, Cheaper and Quality Medicine Act of 2008. Siyempre nakakatulong sa lalo na sa Pilipino na napakahirap. Opa. At least they have choices, no? Yun namang hindi masyadong naniniwala sa generics, at least may choice din naman. Wala nang reason now na hindi makontrol ang hypertension, wala nang reason now not to control diabetes kasi ang bababa na talaga ng gamot. Hopefully, wala namang maninira pa dito na yung mga fake na gamot, etc. Sana maganda pa rin ang quality kahit na may cheaper medicine. Sana naman ay makagawa na ng gamot ang ating gobyerno na makapagbigay lunas sa lumalalang sakit ng ating bansa. Kami ang ikapat na grupo at ito ang aming dokumentaryo. Kita. Malalaking drugstore na. Malalaking sila. Drugstore na. Ang na-unang na. Wala na.